Sa gitna ng pagigpit sa mga wangwang at blinker, tututukan na may nandang ngayon ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang mga nagmamaneho ng ambulansya. Bukod sa mahigit 60 aksidente ang kinasangkutan ng mga ambulansya mula noong taong 2019 hanggang nitong Hunyo, may ilan pang naitala nitong mga nakalipas na araw. Narito ang pagtutok ni June Veneracion. Ilang aksidente na sangkot ang mga ambulansya nitong mga nakaraang araw. Noong Lunes, nagdire-diretso lang sa intersection ng C5 at Ortigas Avenue ang isang ambulansya kahit nakapula ang traffic light. Kaya nakasalpukan niya ang isang truck. Sakay raw noon ng ambulansya ang isang pasyente na kalalabas lang sa ospital. Magpapagaling na yung patient dahil na-discharge na sa ospital, ibinalik siya ng ambulansya namin doon sa ospital for further medical check-up. Kahapon, isang ambulansya na may kargang medical supplies at truck ang nagbanggaan sa isang intersection sa Quezon City. 8 ang nasugatan, kabilang ang 3 sakay ng isang motorsiklo. Kwento ni RG, bibili lang sila ng cake dahil birthday ng kanyang anak nang nangyari ang aksidente. Nagpapasalamat din po sa Panginoon kasi ligtas po kaming mag-iina, lalo-lalo na po yung baby namin. Pagdating namin sa mismo sa Kulirira Kanto, bumusina na ako noon hataw na yung ambulansya. Nakita naman sa CCTV, yung sa akin, natural lang yung takbo na yun. Pero sa kanya, diretso talaga. May inibritikan pa siya doon sa dulo. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng ambulansya. Sa investigasyon ng pulisya, parehong may mali ang ambulance driver at nagmamaneho ng truck dahil hindi sila nagminor sa intersection. Madalas pong nagaganap ng mga ganyang klaseng aksidente. Ngayong nagkakahigpitan sa paggamit ng wangwang, isa raw sa tututukan ng PNP Highway Patrol Group ang nagmamaneho ng ambulansya. Sisitahin din natin ito ng mga ambulansya na gumagamit ng sirens na wala namang laman kasi otorisado lang sila gumamit ng sirens during emergency. Madalas dumadaan ang South Luzon Expressway ang officer in charge ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority na si Baltasar Melgar. Saksi raw siya kung paano magpatakbo ang ilang ambulance driver, lalo na kapag mabigat ang daloy ng trapiko. Makita mo na walang pasahero, walang pasyente, pero kaskasero eh. Abusado sa kalsada. Sa datos ng MMDA mula 2019 hanggang Hunyo ng taong ito, 64 ang naitalang aksidente na may kinalaman sa mga ambulansya. At karamihan sa bilang na yan, human error ang dahilan. Ang ibig sabihin, ang driver ng ambulansya daw ang may kasalanan. Alam naman ang karamihan sa mga motorista na kapag may kasabay na ambulansya, dapat magminor at magbigay daan. Pero napapansin raw ng mga otoridad na umaabuso na minsan ang ilan sa mga ambulance driver. Makikiusap tayo sa lahat ng drivers ng mga ambulansya na maging responsable naman sila. Dapat hindi sila parang siga sila sa kalsada eh. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.